Ayan, so natanggal na po natin yung kanyang upuan tsaka yung tangke. So sinadya ko pong tanggalin yung tangke para tingnan po if may problema pong sa mga wires dito sa taas. Okay naman. Ito po yung kanyang charger, kanyang regulator. So wala namang mga sunog-sunog na nangyari na naganap. So sadyang wala lang talagang supply galing sa stator. Ayan, so gaya ng sinabi ko, hindi na tayo magpapalit ng primary. CDI lang po yung papalitan natin. No, so itong kanyang original na CDI na naka-install, ay papalitan natin to ngayon ng Lifan. No, yung Lifan 110 para maging battery operated na po yung ating wiring connection. So napansin ko rito na maraming mga wire naka-install at nakita ko ay ginawa lamang itong pantali. Ayan. So ito po yung kanyang CDI. No? Ayan, bali yung wire po na kanyang CDI ay 6 wire. Meron po ditong green na may guhit na white. Ayan, no? Tapos merong solid na green. Tapos meron pong blue na may guhit na white. Tapos meron pong black na may guhit na yellow. Black na may guhit na white. Tapos black na may guhit na red. So isa-isahin natin at talakayin natin yung mga wire na yan. At kung paano natin sila i-convert sa Lifan 110. So gagamit po tayo ngayon ng socket. Ayan. Na 4 wire. Ayan. So ito yung pagsalpakan natin ng ating CDI na i-install. Okay? So install mo na. Ayan, so bali ito po yung ating CDI, no? Yung wiring natin. Tapos i-install natin yung ating socket ng ating CDI. Ayan, so papalitan po natin yung ating CDI ng Yamakoto. CDI, 4 wire. Ayan. So, matibay po yung CDI na ito ng Yamakoto. Ayan. So, sa ating CDI, ganito po yung kanyang pagkakalagay sa kanyang socket. So, papakita ko, 4 wire po, ayan. Sa Lifan 110 yung ginamit natin. Ayan, so ito po yung mga wire ng ating CDI. So, i-color code natin to dito sa kanyang CDI, no? Ayan. So, ano nga ba yung function ng this side na ito rito? So, ito po yung accessories wire. So, kukuha po tayo ng kuryente mula po sa battery, no, sa accessories ng ating motor. Tapos ito naman yung magsisilbing ground. Ito yung papunta sa ating ignition coil. Tapos ito naman yung galing sa ating pulser. Ayan. So, kukunin natin yung mga supply na yan dito sa ating lumang CDI, no? Okay? So, ilapag ko muna. Ayan. So, una natin tanggalin sa part na ito. Yun. Tanggal na lahat. Okay, so ito po yung lahat ng wire ng ating CDI. So unahin ko na po dito na i-cut itong dalawang to, yung black na may guhit na white, tapos yung black na may guhit na red, hindi na to kasali. Ayan. So yung matitira na lang, wala na yon, no. So yung matitira na lang wire diyan, ito pong blue na may guhit na white. Ayan, tanggalin natin. Balatan natin. Ikakabit natin siya dito sa ating CDI. Ayan, ganyan po yung forma ng CDI, ha. No, dito po sa taas na side. Ayan, dito po sa side na to. Ganyan po yung CDI. So, sa side na ito rito, dito natin ikakabit yung galing sa ating pulser. Ayan, so itong blue na may guhit na white, ito po ay pulser. So, i-install na natin. Ayan, so tape natin agad. Ayan, so okay na po yung ating pulser. Yung blue na may guhit na white, yun yung pulser. Then, next naman natin dito sa ating wire, meron pang natitira. Green po na may guhit na white. Cut na natin to. Tapos yung solid po na green. Ayan. So, kunin natin yan. Tapos yung green na may white. Ayan. So, pagsasamahin po natin itong dalawang to. No, so, ito pong green na may guhit na white, ito po yung ground ng ating pulser. Tapos, itong solid na green, ito po yung ground ng ating motor. So, ito na po dito sa part na ito rito. Ayan, bali nakaganyan nga po. Itong part na ito rito, ito po yung ground. So, dyan natin ikakabit si ating kulay green. Ayan.
So inuulit ko, pinagsama natin dito yung green na may guhit na white, tapos yung green, tapos i-connect natin sa ating CDI para magkaroon po ng supply ng ground yung ating pulser. Ito yung pulser at yung ground yung ating CDI. Ayan, so meron na po tayong dalawang wire. Next natin, itong wire na ito papunta sa ating ignition coil, which is ito pong black na may guhit na yellow. So sana nakikita. Black siya na may guhit na yellow. Ayan. Ito pala, hindi ito black na may yellow. So ito pong ating black na may guhit na yellow. Ayan o. So sana nakikita na. May meron pa yung pwede duok. Ayan, yellow. So sana nakikita. Black siya na may guhit na yellow. Ito po yung papunta sa ating ignition coil. So balatan na natin siya. So inuulit ko, itong part na ito rito, ito po yung papunta sa ignition coil. Doon. So tape na natin. Dahil may natitira na tayong wire, so ubos na po yung wire ng ating CDI. Yung dalawa kanina na pinutol natin, yung kulay itong kulay, tawag na ito black na may guhit na red, at saka yung black na may guhit na white. Itong black na may guhit na white, ito po yung kill switch, no? Sagad ko nang putulin kasi wala na yan. Paano ang function yan? So itong wire na ito ay gagamitin natin, no? Babalatan natin yan kasi gagamitin ko siya. So ikakabit ko siya dito sa part na ito rito. Yan, so sa natitirang part sa side na ito rito. So diyan ko siya i-install, yung black na may guhit na red. Okay? So tandaan niyo po itong gagawin ko rito sa part na ito. Kasi actually, dapat magja-jumper tayo ng wire papunta po sa accessories wire. So since na ito po yung connection nila rito, kaya gagamitin ko yung wire na ito. Okay? So yung black na may guhit na red ay gagamitin ko po ulit, no? Okay. So tandaan niyo po yung kinabit ko yun na black na may guhit na red. So balutin ko lang po muna ng maayos. Okay. So sama ko na rin si CDI. Yun. So okay na tayo dito. Yun, hulog. Sa part ng kanyang CDI, lapag ko na. Okay. So dito tayo sa baba. Ayan. So dito na po tayo sa part ng ating stator coil. Gaya ng sabi ko, gagamitin pa natin yung ating stator coil. Ikakabit natin yan. Kasi yung stator coil pa rin natin yung ating gagamitin. Tapos itong black na may guhit na red, hindi na natin ito gagamitin. Puputulin na natin yan. Ayan. So gaya ng sabi ko kanina, nag-install ako doon, nagkabit ako ng black na may guhit na red sa ating CDI, which is dito natin yung puputulin, no? Yung black na may guhit na red papuntang harness, yung dulo po ng wire na ito ay nandito po, yung ikinabit natin dito. Okay, tapos yung pinutol naman natin dito, ikakabit natin sa kulay black sa accessories wire ating harness. So maghahanap lang tayo dito ng kulay black na accessories wire, doon natin to install. So nasaan ka na black? Dito tayo magbubukas, meron pong kulay black dyan. Dyan natin to install. Ayan. Yun, so nakita ko si kulay black. Dito si kulay black. So yung kulay black, yun po yung accessories wire ng ating motor. Yun, so itong ating black na may guhit na red, ikakabit natin to sa kulay black, no? Ikakabit natin to sa ating kulay black sa accessories wire natin. So ikabit ko muna. Okay? Ayun. So, naikabit na natin yung kulay black na may guhit na red sa accessories wire, sa solid black, no? So i-double check natin. Pwede mo yung i-double check kung talagang accessories wire yan. So pwede mong i-check kung may kuryente itong kulay black na ito, na galing po ng susi yung aking accessories, pamagitan lang po ng paggamit ng test light. Yan, so umilaw, so ibig sabihin may kuryente ito. So good, pwede na natin i-tape yan.
So meron na pong negative, positive, pulsar, at papunta sa ignition coil yung ating CDI. So ganun lang po mag-connect-connect, no, mag-convert ng CDI to Lifan 110. So okay na po yung wiring natin. Subukan na natin kung may kuryente sa kabila. Ayan, so tignan natin dito kung may kuryente, ha? Yun. Nakita ba? Ayan, yun na. Tanggalin muna natin yung flash para makita natin kung may spark. Yun. So ang lakas na ng kuryente. So try natin itong paanda rin. Kung under na yung motor ng ating katropa. No, ayan. Buksan natin ulit yung flush. Ayan, so may nakita lang po tayo ditong problema sa kanyang manifold. Ayan, iangat ko. Ayan. So dagdag ko lang to sa problema ng manifold. Ayan, ubasag ko. Ayan, so papalitan na rin natin ang manifold. Ayan. So hindi talaga under to. Nasolve na natin yung problema sa kanyang kuryente. May kuryente na. Pero yung manifold papalitan natin basag, okay? So, tanggalin ko muna to. Okay na. A few moments later. Ayan, so okay na po yung motor na inais natin kagabi. Ayan. So, di ko na pinagpatuloy kagabi kasi naantok na ako. Yan, so ma-under na po. Ang bali, ipinalitan natin ang manifold kasi may singaw din po rito sa part na ito. Yan, dito sa kanyang manifold. Tapos, napasid ko lang dito. Patayin ko muna. Ay, mamatay. So, napansin ko lang ngayong umaga na napakahina na po ng kanyang spark plug, so papalitan ko na po yan. Tapos itong kanyang ko ito, ibabalik ko. Then ito po yung ating CDI. Yan, tapos ibabalik na natin lahat dyan para makuha na nila at magamit nila sa kanilang hanap buhay. Okay, so ibabalik ko muna yan. Na ito pa nga pala dito sa part na ito, ayan o, maluwag. So ayusin natin, no? Alamigin ko lang ng onti, tapos bubuksan natin, lagyan natin ng exhaust gasket para ganahan naman si may-ari. Okay?